Hi guys! Welcome or welcome back to my channel, Big Daddy RN. Nurse Mark here, and today, ang pag-uusapan naman natin is all about PDOS. So, ano ba ang PDOS? Para saan ba ang PDOS? And paano ba mag-register sa PDOS? Well, anyway, mamaya lahat, pag-uusapan natin yan. But before all of that, please don't forget to like and subscribe to my channel kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Also, hit that notification button to see more videos like this. So, paano? Tara, simulan na natin! Tara, 1, 2, 3! What is PDOS? PDOS is the Pre-Departure Orientation Seminar given by the Philippine government for Filipino immigrants or yung mga Pilipino na palabasan ng bansa, either for work or those Filipinos na magsasettle na rin permanently sa ibang bansa. So what are the requirements that you need to prepare? You have to make sure you have a copy of your passport, a copy of your visa, and a copy of your 2x2 ID picture. So these are the three things that you need to upload in the online registration for the on-site PDOS. Now, nakalagay din dyan that you have to prepare your contract. Pero in my case, nung nag-online registration ako, hindi naman pina-upload yung contract. Kaya nung pumunta na ako on-site, dinala ko na lang yung copy ng contract just in case hingin sa akin or hingan ako ng copy. So who are exempted from PDOS? Minors 12 years old and below, senior citizens 60 years old and above, incapacitated persons or persons with long-term illness or ailments, and persons with mental health illness or psychologically challenged persons. Okay, so reminder lang guys, kahit exempted ka or exempted sila, make sure na i-register nyo pa rin sila sa online PDOS. So in my case, yung mga anak ko, dahil below 12 years old naman sila, I still need to register them. And mind you, sa registration or application, make sure na gagawa nyo sila ng sarili nilang email address. So sa online registration kasi ng PDOS, hindi pwedeng same email ang gagamitin. So for every applicant, kailangan sariling email address. Okay, so sa schedule naman tayo. There are three sites for PDOS here in the Philippines. One is in Manila, the other one is in Cebu, and one in Davao. So dahil taga Manila naman ako, mas pinili ko na lang na mag-on-site. The schedule for the Manila branch is 9:30 a.m. to 11 a.m. from Mondays to Thursday lang. Okay, now, to start with your reservation and registration form for CFO Manila, just click onto this red button. Now you have to qualify for the reservation. For the first question on how are you related to the petitioner, just put principal, as you are the principal applicant. Next, in the country of destination, for us nurses going to the United States, just put United States of America. Then you are asked on what type of visa are you holding. So in my case, my visa is E-3-1 visa. Then after that, you are required to put your email address. And lastly, you need to upload a copy of your passport and a copy of your visa. After accomplishing all of that, just click submit. Then, you will receive an email from CFO asking you to confirm your email so you can start with filling out your reservation and registration form. After accomplishing your reservation and registration form, you will now get a barcoded confirmation form through your email from CFO. Indicated in this form is the schedule of your PDOS seminar, the time, the date, and the place.
Just make sure to arrive at least 1 hour before your scheduled PDOS. So yun guys, nakita nyo. So simple lang naman siya, no? Kung paano mag-reserve and mag-register for the on-site PDOS. So tatanungin nyo, bakit on-site PDOS? Actually, there are two ways naman para mag-PDOS, no? Ngayong lalo nagkaroon ng pandemic. You have the on-site, which is pupunta ka talaga mismo doon sa office nila. Or pwede ka naman mag-webinar. For me kasi, mas prefer ko na lang na mag-on-site. Siyempre, una-una, mas malapit lang naman kami doon sa, ano, sa Manila. Dito sa site ng CFO Manila. And yung convenience din na after the seminar, ididikit na kagad yung sticker doon sa passport mo. So, ang pagkaalam ko kasi, pag nag-webinar ka, magkakaroon ka ng temporary CFO PDOS certificate. Eh, parang ganun. So, anyway, sabi ko nga sa inyo, sinashare ko lang, is yung personal experience ko. So, dahil mas prefer ko na mag-on-site, eh, tungkol dito yung video na gagawin ko ngayon, na ginawa ko ngayon. So, yun nga, dahil nag-on-site ako, ang mga mapapayo ko lang naman sa inyo dyan, syempre, pagdating nyo dun sa location, dapat at least 1 hour before nandun na kayo, medyo maaga. Yun ako kasi, sabi ko nga, ang schedule is nasa 9:30 ng umaga hanggang 11 a.m. So, mga 8 pa lang, actually, nandun na kami. So, syempre, alam naman natin, mahirap na sa Manila is yung parking. So, sa pinakaharap ng building, may limited parking slots doon. So, syempre, yung ibang empleyado nandun na, or yung mga naunang dumating nakakapag-park doon. So, pagdating ko, doon ako sa likod ng building nag-park. May mga kuya naman na mga nag-a-assist doon, syempre. Abutan mo na lang. Wala naman sila specific na rate na ibibigay. So, abutan mo na lang kung magkano gusto mo. At least, may nagbabantay na sa sakay mo. So, anyway, pagdating namin doon, pumasok kami, then pa-present mo lang yung ID mo, kahit anong government ID, basta valid. Then, papasokin na kayo sa, ano, sa pinaka-receiving area nila. Doon kasi, ito pala, no, reminder pala sa inyo, pag nag-online registration kayo, sasabihin kasi dyan, no need to print the barcoded form. So, ako naniwala naman ako, sa, oh, no need to print na pala eh. So, okay na, sinave ko lang sa phone ko. Pero pagdating dun, lahat ng mga nag-reserve or nag-register online, ganun din, pinapalabas din nila para mag-print. Pagkabing parang pharmacy dun sa building, dun nagpiprint ng barcoded form. So, kung napapanood nyo to, mag-print na kayo after nyo mag-register. No? Tapos dalhin nyo na dun yung printed. So anyway, pagdating dun, i-double check naman yan no, nung taga-CFO. I-double check nila yung information na pinasok mo doon sa registration form just to make sure na tama. So, ang mali lang naman sa akin, ito, na-note ko sa inyo, nung fill out ko yung form, meron kasi doon part na nakalagay, emigrant or immigrant worker. So, para sa atin pala mga nurses na merong immigrant visa, eh, ang ilalagay pa, ang checkan pala doon is immigrant worker. So, ang nilagay ko kasi doon, ano eh, emigrant. So, pinakorek niya sa akin yon. Kasi pag kinlik mo pala yung immigrant worker, lalabas pala sa next page ng form is yung information about your employer and agency. So, dalawa, employer and agency. So, yun yung pinakorek sa akin on-site. So, yun nandun na ako, pinalitan ko yung emigrant to immigrant worker. Tapos, pinilapan ko na yung mga, ano, yung mga information about my agency and my employer. Okay? Then after that, yun lang naman eh, actually eh. So pagkatapos nun, pinag-payment na kami, sa papalang maganda, pag nag-onsite ka, medyo mas affordable siya, no? Parang nasa 30 pesos lang per head. So apat kami nung ni Mrs. at mga anak ko, so mura lang, diba? Unlike pagka webinar ka naman, syempre yung, you're at the convenience of your own home, pero yung, ano ko, babayaran parang around 400 pesos na. So, anyway, ano lang yan, parang balance lang naman. Kasi wala ka ng gasolina, diba? Hindi ka na nag-parking. So, parang ganun lang. Actually, kung ano yung pinaka-convenient sa inyo guys, kung malapit lang kayo sa on-site, mag-on-site na lang kayo, kung ayaw nyong ma-expose, takot pa rin kayo sa COVID, o ano, sa bahay kayo, di ba? Pwede rin naman. Actually, kung ano talaga yung pinaka-convenient para sa inyo. Eh, ako nga, dahil nga may history ako na medyo pagka-praning, gusto ko yung sticker, dikit kagad sa passport. Kaya ako lang naman, naisip, malapit lang naman eh, so hindi na ako mag-online. So, yun. So, after that, nung it only took naman about mga ano eh, 1 hour lang eh. Kasi 9:30 nagsimula yung seminar and simultaneous pala siya. Yung seminar namin doon sa on-site, yun din yung sa webinar.
So, nangyayari, nag-check pa ng attendance yung pagka-conduct ng seminar, nag-check pa siya ng attendance. So, medyo it took time din, no? So, nagsimula yung pinaka-seminar, ano na, around, siguro bago mag-10 na. Then, at around 11 a.m, tapos na siya. So, saglit lang talaga. So, after the seminar, pinababa kami ulit sa second floor to. After the seminar, nakuha na rin namin yung booklet. May bibigay sila sa yung PDOS na booklet for para may mga guidelines ka, ganyan-ganyan. Then, after nun, babalik na sa'yo yung mga passport nyo. Then, nandun na yung sticker. So, after that, tapos na. Diba? So, nangyari lang, after namin mag-PDOS, paglabas namin, syempre, dahil na-anticipate namin to para matapos sila, halos last step na to eh. Diba? Tapos na yung medical mo, visa approved ka na. So, sa atin, medyo last step na to, no? Yung PDOS. So, in-anticipate talaga namin para okay na, tapos na siya, tanggal na siya sa iniisip ko. So, nung araw na yun, pagkagising namin, sumaga kami, hindi na kami nakapag-breakfast, dumiretso na kami, no? Kasama ko pa yung mga bata. Ito pa nga pala, no? Pag may mga anak kayo, hindi naman nila kailangan umattend on-site. Sabi ko nga kanina, 12 years old and below, hindi naman kailangan. Although, sa amin kasi, nangyari lang, pareho kami ni Mrs. na gusto naman namin i-on-site para matapos na kagad. Wala namang temporary certificate o ano man. So, sinama na lang namin yung mga bata. Anyway, sanay naman sila sa amin na kasakasama lagi. And alam ko hindi naman magtatagal yung lecture or yung seminar mismo. So, after that, gutom na kami. Kasi hindi pa kami nag-breakfast. Nag-snack-snack lang kami. So, paglabas namin, pagbaba ng building, eto, shoutout ko sa Pete's Corner. Sarap nung yung kainan nila, no? Actually, restaurant sila sa MOA. Tapos meron silang branch doon, no? Sa pagbaba mo lang ng office ng CFO, meron maliit na restaurant doon. Doon na kami nag-lunch. So, share ko lang sa inyo, masarap talaga yung pagkain nila. No, masarap yung mga in-order namin. So, okay, all in all, naging maganda yung umaga namin before umuwi na kami, balik sa condo. So, yun lang naman, guys. Maikli lang yung video natin, no? So, if ever gusto nyo mag-webinar, madali rin lang naman, punta lang kayo sa website ng CFO. Then, check nyo lang yung paano pag yung sa online PDOS. Okay, kasi ito makikita nyo, pagka on-site, makikita nyo dyan, reservation and registration. So, magkaiba yun. Pagka online webinar yon, ang mangyayari dyan, naabangan nyo yan sa umaga. So, hindi siya anytime pwedeng i-register. So, kung between 7 in the morning, mag-aabang na kayo ng slot for webinar. Okay, so 7 o'clock, tapos mag-start naman yung webinar ng 9:30. Okay, so ganun lang. Mag-aabang lang kayo ng slot doon. Medyo tiyagaan lang kasi minsan naka-close yun. Sasabihin ng website, 7 a.m. pa mag-open. So yun lang, abangan nyo lang yun. Basta pag nakapasok na doon kayo doon, ito, based lang sa mga sinasabi rin sa akin, kasi hindi naman ako nag-webinar. Is, abangan nyo lang yung slot. Register nyo yung sarili nyo. Almost same lang naman ng pag-register ng pinakita ko sa inyo kanina. Then, same with your dependents, ganun din lang ang gagawin nyo. Tapos, yung papadala ng email sa inyo, yun yata yung magkakandak ng seminar mismo, giving you the link, kung ano yung gagamitin yung link para makapasok sa webinar. So, ganun na siya. Actually, pinadali naman siya. So, nasa iyan, guys, kung ano sa tingin nyo yung prefer nyo naman, either mag-onsite kayo or mag-webinar kayo, all in all naman, last step natin, no, bago alis na tayo for the US. So, kahit ano naman piliin nyo dyan, okay pa rin yan. Good pa rin yan. Final requirement, gawin natin. Okay? So, yun lang guys. So, marami pa tayong magiging mga videos dyan. Kung nakatulong ako, please like the video. Kung may mga comments kayo or suggestion, comment nyo lang down below. So, yun lang guys. Again, always remember, huwag nyong kakalimutan ang dapat nyong tatandaan.